Hinampas, nginudngod at sinuntok ng isang kasambahayang inaalagaan niyang babaeng may edad na sa Caloocan City. Ang pagmamaltratong niya ng kasambahay na hulikam. May news to go si Isay Reyes. Sa CCTV video na ito, makikita kung paanong minaltrato ng kasambahay na si Emily Magbanwa ang bedridden na 85 taong gulang na si Lola Rosa, di niya tunay na pangalan. Sa kuwang ito noong July 16, habang pinapakain ng kasambahay si Lola Rosa, una nitong hinampas ang matanda sa kamay at nginudngod ang kutsara sa bibig. Ilang sandali pa, tila mas nang gigil pa ito. Habang pinupunasan naman ang bimpo, di maipaliwanag kung bakit tila gigil na gigil ang kasambahay sa kanyang alaga. Si Lola, walang nagawa kundi tumalikod na lamang. Tila ba kinimkim na lang ang sakit na natamo mula sa babaeng dapat sana'y nag-aaruga sa kanya. Naging mabuti kami sa kanya eh. Pamilya yung naging turing ko sa kanya kahit bago pa lang siya. Kasi pinakitaan ko siya ng maganda eh. Yung hinihingi ko lang na bantayan niya nanay ko sa oras na wala kami. Sa parehong araw, matapos ang ilang sandali, bumalik ang kasambahay na si Emily. Tila di pa nakontento. Inikot ang kamay ng kaawa-awang lola, sabay sinuntok ito sa ulo. Nung sumunod na araw, habang pinapakain ng kanyang alaga, hindi maintindihan ang balak gawin ni Emily nang bigla nitong ipitin ang ilong ng alaga habang may laman ang bibig nito. Kitang-kita sa paa ni Lola Rosa na lubos itong nahihirapan pero hindi man lang makalaban. Pinanggigilan niyang muli ang alagang lola. Dito na nakita ng apo ni Lola Rosa sa kanilang computer monitor na tila ba may ginagawang kakaiba ang kasambahay. Kaya agad itong lumabas para sumilip. Pagtingin niya, ang tingin niya parang may ginagawa sa lola niya. Tumakbo siyang palabas. Humarap siya dyan sa may apaanan ng lola niya. Nung nandyan siya, maayos naman. Maayos na maayos ang pag-ano. Pero iba yung kutob niya eh. Matapos ang insidente ito, isinumbong ng apo sa kanyang ina ang nakita sa video. Nagtungo sila sa barangay. Todo tanggiraw noon ang kasambahay. Noong time na sinabi ng anak ko na sinasaktan, galit na agad yung naramdaman ko eh. Galit na galit ako. Hindi pa sila agad nakapagsampa ng reklamo, kaya't nakaalis ang kasambahay. Naipablator na ng pamilya ang insidente sa pulis. Nakatakdang kasuhan ng kasambahay ngayong araw. Para din sa mga tao na baka may mapasukan pa siya, yung matatanda pang iba na nakakaawa na gagawa niya ng ganun ulit. Sa akin sa ngayon, oo, hindi sa puso kong pagpapatawad ko sa kanya. Pero kailangan pa rin namin ng hustisya para sa nanay ko. Isay Reyes, GMA News.